Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 13, 2023. At pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang mahinang Pangulo, weak president, sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Weaklings ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Malalaman po natin yan, siyempre, sa mga ikinikilos, sinasabi, at ginagawa kumpara sa mga ikinilos, sinabi at ginawa ng nakaraang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkumpara na tayo ngayon kasi itong mga DDS na anti-Marcos talagang hindi makamove on. Hindi nila matanggap na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tapos na ang panunungkulan at ang Pangulo po natin ngayon ay si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pilit po nilang pinalalabas sa harapan po ng publiko na weak president po ito. Ang weak president ba na si Pangulong Bongbong Marcos ay totoong weak? Tingin ko hindi, ano? Sapagkat nakikita naman natin ang mga ginagawa, sinasabi, higit sa lahat ang paninindigan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba talaga ang weak president? Siyempre, makikita po natin yan sa performance. Ang basihan po natin sa isang leader, hindi po salita kung hindi gawa. Sa loob lamang ng isang taon, napakaraming nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikumpara natin ito ha sa nakaraang administrasyon kasi comparison ang ginagustong mangyari nitong mga DDS na anti-Marcos eh. Unahin natin ang war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 6 na taon ang war on drugs. Ayon sa datos ng ating kapulisan, mahigit sa 6,000 Pilipino ang namatay dahil lumaban po sa ating pulis. Ngunit sinasabi po ng human rights groups, nasa 30,000 daw po more or less ang namatay ng mga Pilipino dahil po sa war on drugs. Matagumpay ba ito? Alam natin ang kinahinatnan. Failed. Hindi po nagtagumpay ang war on drugs ni Digong. Yan po ay isang malaking pagkakamali sa kasaysayan po ng Pilipinas. Sapagkat nang maupo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung inaakala natin na matagumpay na war on drugs dahil magaling magsalita itong si Digong, wala palang katotohanan sapagkat no other than police officers ang mismong parang drug lord sa panahon ni Duterte. Hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sapagkat sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nalansag ang mga pulis na ito na involved sa illegal na droga. Yan ay kasakagalingan, syempre, ng ating Secretary of Interior and Local Government na si Attorney Benhur Abalos. At pinagpapasalamat natin dahil magaling ang mga itinalaga ng ating Pangulo sa ating kapulisan. Ayaw man nilang sabihin na magaling, pero para sa akin, magaling si General Azurin at ngayon si General Acorda. Ang sinasabi kasi nitong mga sumusuporta dito sa dating Pangulo, panahon ni General Acorda at General Azurin nasiwalat ang mga kapulisan na yan. Oo nga, panahon niya nga eh. Pero hindi kasalanan ni General Azurin yon. Kasi bago pa maupo si General Azurin, ang mga pulis na ito na napakinggan natin sa Senado, sa Kongreso, ay matagal nang kumakalakal di umano sa illegal na droga. At sila ngayon ay kumakaharap sa samut-saring kaso. Kung wala ang Marcos administrations, hindi sila malalantad. Sino ngayon ang weak president? Ang mahilig magsalita ng pagmumura, laging sinasabi, ipapapatay. Kung kayo ay sumisira sa kabataan ng Pilipinas, pero wala ding nangyari. Dako tayo sa isang punto pa. Ang mga Tebes, diyan sa Negros Oriental, makailang beses nagreklamo ang pamilya de Gamo sa Duterte administrations. Meron ba silang napala? Wala. Nagkaroon ng hearing sa Senado, wala ring nangyari. Kung hindi pa naupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi pa natuldukan ang ginawa ng mga Tebes diyan sa Negros Oriental. Unfortunately lamang kasi napatay si Governor Ruel Digamo. Pero hindi yon kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron mang dapat sisihin sa pagkakapatay dito kay Governor Ruel Digamo,
ito yung mga utak ng pagpatay. At ayon sa ating National Bureau of Investigations, ang utak nito walang iba kung hindi ang nasa labas ng bansa na ngayon ay maaaring ng ituring absent congressman na si Arnulfo Teves, pati ang kanyang kapatid na si Henry Fried Teves or Fried Henry Teves. Kung hindi dahil sa Marcos administrations, hindi sila magagalaw sa Negros Oriental. Matagal nang putok sa publiko, partikular dyan sa Negros Oriental, na ang mga Teves ay talagang grabe ang sistema dyan po sa Negros Oriental. Pero nananatiling bingi at bulag ang nakaraang administrasyon. Ano bang meron? Malakas ba itong si Teves sa mga Duterte? In fact, sinabi mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano nito winalanghiya ang mga Gokong Wei. Biruin mo, may mga lupain na nabili dyan ng Gokong Wei. Tapos, ang ginawa ng mga Teves, hinaras ng hinaras ang mga Gokong Wei hanggang sa ito ay sumuko na lamang at bitawan ang kanilang lupain. May ginawa ba ang Duterte administrations? Wala. Hindi natin alam yun. Pero nanggaling mismo kay Senator Bato na sinabi sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh kung talagang strong president itong si Duterte, sana meron silang nagawa doon. Dahil hindi po tama iyon na ang pag-aari ng isang tao, partikular ang lupain, aagawin lamang ng isang partikular na politiko. Pababayaan mo. Oh, pinatay si Percy Lapid. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga taong pinagkatiwalaan niya, hindi malulutas ang problema na yan. At hindi malalantad sa harapan ng publiko na itong si Gerald Bantag ang nagpapatay kay Percy Lapid at saka doon kay June Villamor ayon sa National Bureau of Investigations. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi malalantad ang mga kagaguhan nitong si Gerald Bantag dyan sa loob ng Bureau of Corrections, na ngayon pinalalabas ng mga Bantag panatiko na gawa-gawa lamang daw po ang mga kaso na yon. Oy, ayoko nang magsalita sa inyong mga Bantag panatiko, pero ang masasabi ko lang, ibig sabihin ba kung gawa-gawa lamang yon, sinungaling ang National Bureau of Investigation? Sinungaling ang mga ebidensya? E samantala ngayon, yung hinahangaan ninyo, nagtatago, hindi malaman kung nasaan. O, dako tayo ngayon dito sa talagang magpapakita kung gaano ka-straightforward at kung gaano ka-strong ang ating Pangulo kumpara doon sa baw lang ng baw sa China. Ano ang komento ng isang political analyst? Sabi po sa balita kahapon, PBBM should be credited for raising awareness on Philippine external threat. Ano? President Ferdinand R. Marcos Jr. should be credited for upping the ante with regard to the West Philippine Sea issue because it raises public awareness and created an urgency for the nation to strengthen its military capability. Sinabi po yan ng isang political analyst. Ano ba ang sinabi ng ating Pangulo in particular dito? Bakit kailangan siyang papurihan o ibigay ang credit? Ito kasi yung pag-stand ng ating Pangulo, ang pagiging mariin sa kanyang polisiya, ang pag-stand sa ating sovereignty na hindi nagawa ng nakaraang administrasyon. Naalala ninyo, parehas ang issue. Dapat alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. Ano ang reaksyon ng Duterte administration sa hiling na yan ng China government? Tahimik sila. Hindi nila sinagot yan. Wala silang anumang reaksyon. Kasi ayaw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte marahil na masagi ang ego ng China. Pero ano ang naging kasagutan dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BRP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Nagawa ba yan ng Duterte administrations? Hindi. Kasi baw lang sila ng baw. Baw lang sila ng baw kay Xi Jinping. Kung ano sabihin ni Xi Jinping,
Baw lang sila ng baw. Ngayon, sasabihin nila, tuta ba ng Amerikano si Pangulong Bongbong Marcos? Paano magiging tuta kung wala namang idinidikta sa atin ang mga Amerikano na sinusunod po natin? Kaya nagagalit ngayon itong si Secretary of National Defense, Gilbert Teodoro. Eh, sabi niya, I am outraged. No? Nagagalit siya sa tinuturan ngayon ng China. Pakinggan po natin ang balita dito. Outrage ang kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, mula nang pumutok ang balita kaugnay sa pinakahuling panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal. O yan, no? Naglabas ng salbo. Pero inyo, sasabihin pa ng mga tagapagtanggol nitong China, masakit yung iba rito, Pilipino eh. Sasabihin pa nila, hindi naman daw pinatamaan. Hindi nyo ba nakita yan? Tumama yung tubig sa kinumisyong barko ng Armed Forces of the Philippines na kasama dyan ang Philippine Coast Guard. Ayan o. Kaugnay sa pinakahuling panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal. Oh, dinig na dinig. Tumama yung tubig. Tapos sasabihin nyo, hindi naman pinatamaan eh. Sa kakarapatan naman niya ng China, anak ng teteng, napakakapal naman ang pagmumukha ng mga Pilipino na ito, nagsasabing karapatan niya ng China. Walang ibang may karapatan dyan sa Ayungin Shoal kung hindi ang Pilipinas. Bahagi iyan ng exclusive economic zone po ng bansa. At kapag ka ikaw Pilipino ka, ipinagtatanggol mo pa ang China sa ginawang pag-water cannon yan sa ating Philippine Coast Guard, magbalot-balot ka na o lumayas ka dito sa Pilipinas sapagkat hindi mo ipinapakita na ikaw ay makabayan kung hindi maka-China. Naglabas ng saloobin si Defense Chief Gilbert Teodoro. Ngayon, bakit ganito ang saloobin ng mga underlings o subordinates ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nakikita nila sa ating Pangulo kung gaano ito katatag, kung gaano ito ka-strong, kung gaano ito naninindigan para sa soberanya ng ating bansa. Kaya ang epekto niyan, mula sa Pangulo, magsasalita ngayon down the line, hanggang sa pinakamababang posisyon dyan po sa ating gobyerno, maaaring nararamdaman ang nararamdaman ngayon, katulad nitong si Attorney Gibo Teodoro, ang ating Secretary of National Defense. I'm outraged about the incident. O sino ba namang hindi magagalit dyan? Kapag ka ikaw Pilipino ka, hindi mo nagawang magalit sa ginawa ng China na ito dyan sa pag-water cannon sa ating Philippine Coast Guard. Inuulit ko, hindi ka Pilipino. Baka Pilipino mo lang ay lahi mo, pero ang iyong puso at isipan, maka-China. At nararapat lamang sa'yo kung meron kang delikadesa sa sarili mo. Lumayas ka na lamang dito sa Pilipinas at manirahan ka sa ibang bansa, particular dyan sa China, kasi maka-China ka eh. Dapat sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo regardless of power politics. Regardless kung tayo ay dilaw, pula, berde. Sa pagkakataong ito, dapat nagkakaisa tayo dahil ang pinag-uusapan po dito ang kasarinlan ng ating bansa. Nakita natin, post-World War II, ibang history. Hindi ba? Pati yung pag-name kung sino ang bayani, kung sino hindi, nagkakagulo. Tapos aasa tayo sa history ng dayuhan na gusto manakop sa atin. Oh, yan. Sana naririnig yan ng mga pro-China na Pilipino eh, no? Ang hilig ninyong ipagtanggol ang China, eh kung dito nga mismo sa ating kasaysayan, hindi tayo nagkakasundo-sundo eh. Tapos ngayon, maniniwala tayo doon sa claim, historical claim ng China na 9-dash line. Sasabihin ninyo ngayon, hindi, bahagi kasi yan eh, ng pag-aari ng China. Kaya yung ginawa ng China, nararapat lamang para protektahan ang kanilang teritoryo. Anak ng teteng kayo. Sino-sino ba itong mga nagsasalita na ito sa harapan ng publiko? Pakimension nyo na nga lang dyan sa chat area mga tol, ng mahayag iyang mga yan. Kasi sa aking pakiwari, ang DDS ngayon, karamihan sa kanila, nananahimik dito sa issue na ito eh. Tapos, ang sistema nila, hinahalungkat nila yung Okada issue. Bakit daw tahimik ang mainstream media sa Okada? Kasi ang pinalalabas nila, eh dahil hawak daw po ng Marcos at Romualdez ang mga oligarch, pati ang mainstream media. Oy, kung hindi ba naman kayo mga tangengot, kaya hindi pinapansin ng media ang Okada, kasi lantad na lantad naman kung bakit merong issue na yan. Yan ay away sa pagitan ng dalawang pribadong kumpanya na nagtatalo sa kanilang mga claims. Ang problema, yung isa manluloko,
yung isa gumagawa ng tama. Ang masakit, yung manluloko pa ang may ganang magsampa ng demanda at idinawit pa ang ating speaker na si Martin Romualdez. Pero sa pahayag nung gumagawa ng tama, ipinakita lamang nila na ito palang isa na nagdemanda ay siya pala talagang merong pagkakamali at manluloko. No, kailangan bang patulan nyo ng media araw-arawin, oras-orasin sa pagbabalita? Hindi. Sapat na ibinalita nila isang beses. Okay na yon. Kasi gusto ninyo, ma-divert ang issue. Ang issue ay ang water cannon na ginawa ng China sa Pilipinas, sa ating Philippine Coast Guard. Gusto nyong i-divert ang issue para mawala ang attention ng publiko at dito mag-focus sa maaaring makasira. Eh, nakakatawa kayo kasi yung gusto ninyong mangyari na makasira sa Marcos o Romualdez, eh hindi naman nangyari. Nagbabackfire sa inyo tuloy yung pinagagagawa ninyong mga kasinungalingan. Tuloy natin ito, mga tol. Nasa kanyang hometown sa Tarlac si Teodoro para pasinayaan ang isang reforestation project at tanggapin ang pagkilala para sa mga naging kontribusyon. Nakita ko si Secretary Loizaga. O, isa pang issue yan. Hindi nagawa ni Duterte. Bagkos pinahintulutan niya. Ano ang kanyang pinahintulutan? Yung pagpapatuloy ng reclamation dyan sa Manila Bay. Akala nyo kasi bidang-bida palagi. Ano? Mahilig lamang sa publicity. Pero hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa kalikasan. Mantakin ninyo, kaya pala hindi naaprubahan ang ad interim appointment ng dating ngayon ay yumao ng Gina Lopez dahil marami pala siyang mga nabangga na mga nagmamay-aring mining industry na makakaapekto sa kanyang pulisiya sa environment. At itong mga magmamay-aring mining industry na ito, ito yung mga malalapit di umano sa Duterte administrations. Kaya nagawa nila ng paraan, pati sa commission on appointment, na hindi makonfirma ang ad interim nitong si Gina Lopez. Hanggang sa kinamatayan na lamang ni Ms. Gina Lopez, yung kanyang advokasya sa ating environment. Ngayon, meron tayong isang matatag at matapang na sekretary ng Natural Environment and ng ating Environment and Natural Resources, DENR, sa katauhan ng Secretary Loizaga. Hindi nila yan matitinag sapagkat tinanong nga itong si Secretary Loizaga. Sagot niya, ay tinanong siya, ano ba ang masasabi ninyo kasi mga makapangyarihang tao ang nasa likod na maaari niyong banggain? Eh, sabi ni Secretary Loizaga, kung nakikilala niyo ako, hindi ako basta-basta nagpapatakot. Ano ang nangyari ngayon? Inutos ng Pangulo, dahil nakakasira sa kalikasan, kailangan pag-aralan, tigil ang reclamation area dyan sa Manila Bay. Tumigil. Isang salita lang ng Pangulo yun. Sumunod, tumalima itong si Secretary Loizaga. Tigil sila ngayon. Pero yan, nag-ugat yan hindi sa Marcos administration, sa Duterte administrations. Naglipa na. Yung ipinagmamalaki yung dolomite, gawain ng isang weak president ang short-term solution. Yan ang masasabi ko. Kapag ka short-term solution ang ino-offer sa atin, gawain niya ng isang weak president. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, long-term solution ang iniisip niya eh. Yung sa Manila Dolomite Beach, tingnan nyo ngayon, milyong-milyong piso ang nagastos dyan ng gobyerno. May return of investment ba yon? Wala. Pansamantala lang napagkatuwaan ng ating mga kapwa Pilipino, naging pasyalan. Pero wala, sira na naman. Hindi kasi advisable na ang ginagawa ng gobyerno ay pangmadali ang solusyon lamang, short-term solution, hindi advisable yun eh. Malulugi yung gobyerno. Hindi pa pwedeng sa kada pagdating ng mga bagyo, magtatabo na naman ang dolomite sand. Tapos mag-ooperate na naman, ipapasara sa publiko, aayusin na naman. Continuing ang proyekto. Pagka-continuing ang proyekto, gastos ng gastos ang gobyerno at malulugi ang gobyerno. Hindi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos, ano ang iniisip ni Pangulong Bongbong Marcos? Long-term solution. Merong pagbaha dyan sa Bulacan at Pampanga. Ano ang solution na naiisip ng mga local politicians dredging? Short-term solution. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos. Magpapaulit-ulit na lamang ba tayo? Malulugo gobyerno. Ano ang proposal ng eksperto na inagrihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nakatingin siya visionary si PBBM eh, sa mas maraming mga taon na mapapakinabangan ng tao ang proyekto?
water impounding. Ayaw ng mga politiko, particular ng kongresista na babae na napakabastos. May pabanta-banta pa mag-walkout sa harapan ng Pangulo. Ayaw nila kasi bakit? E proyekto ang dredging. Every 4 to 6 months magdedredging sila. Meron na namang project, ikita na naman sa proyekto. E yung ino-offer na solusyon ni PBBM, long term, wala na silang proyekto pag nagkataon. Kapag ka wala ng bahadyaan dahil sa water impounding, wala ng proyekto yung local politician. Kaya siguro marahil, ganun na lamang yung kanyang emotion at galit na galit. Tapos nalaman pa natin kinalauna nang galing mismo sa kanyang bibig na meron palang impending loan mula sa Korea na gagamitin nila doon sa dredging at pagpapagawa ng slope sa gilid ng mga ilog. O nakikita niyo yung vested interest ng mga local politics na yan? Sa Dolomite Beach, dyan sa Manila Bay, ilang milyon ang kinita dyan ng mga kontraktor. Dapat hindi tinitingnan ng ganun ng ating gobyerno, yung mga short-term solution lang. Okay lang mag short-term solution ka, pero hindi pa ulit-ulit. Dapat pagka nag-solve ka ng problema, pang matagalan. Ganon ang strong president. Pero ang weak president, wala. Yung mga pantapal lamang sa butas ang kaya ng gawin. Pero hindi niya kayang gawin yung ayusin mismo kung ano ang dahilan ng butas. O, tuloy natin ang balita rito, mga tol. So ng kanyang pamilya, ang lalong ikinagagalit ni Chodoro ay kung paano tila pinapalabas pang mali ang Pilipinas ng harangin at bombahin ng tubig ang mga barko nito. Maghahatid lang kasi sana ang mga ito ng supply at pagkain sa mga sundalong nakadestino. Ang tingin na yan, lagpas-lagpas yung water cannon doon sa barko ng ating bang Philippine Coast Guard. Ano? Yung tubig lagpas-lagpas nag-overshoot tapos sasabihin ninyo hindi tumama. Mga tagapagtanggol kayo ng China. Para kayong mga hindi Pilipino. PRP Sierra Madre. Alam nyo po, may mga propaganda po na kinakalat. O, iyan. Tamaan kayo dito sa sinasabi ni Secretary of National Defense Guybo Teodoro. Ah. Yung ibang mga manonood dito ngayon na naligaw, ganyan kayo. Ano, bahagi kayo ng propaganda. Bahagi kayo ng paninira sa kapwa ninyo Pilipino. Hindi pa kayo nahiya sa inyong mga balat? Then, alam ko saan nanggagaling. Baka po sa China, baka po sa iba. Pero ang layunin nito ay maglagay ng chismis sa bawat sektor ng society na pagwatak-watakin tayo. Yan ang layunin nila. Yung ilang mga manonood dito ngayon na mga pro-China, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo para kayong hindi Pilipino. Ipinagtatanggol nyo pa ang China. Ito, sinasabihan kayo ngayon ni Secretary Guybo Teodoro. Ang layunin ninyo pagwatak-watakin ang kapwa nyo Pilipino. Kasi ganyan lang naman kasimple eh. Diba? Divide and conquer. Napakasimpleng estratehiya. Paghati-hatiin ang mga Pilipino at kung ano man yung ini-enjoy natin na blessing ng democracy, mawawala sa atin kapag tayo po ay patuloy na sinaklawan nitong bansang China. Dapat magkaisa tayo rito. Regardless of power politics, intindihin nyo sana yan, mga pro-China na mga Pilipino. Kung talagang paninindigan ninyo ang pagtatanggol sa China dahil sa inyong mga, ewan ko kung anong interest meron kayo o dahil kayo ay mga panatiko nitong si Digong, wala na kami magagawa. Pero bigyan nyo ng sariling delikadesa ang inyong mga pagkatao. Gawin ninyo, magbalot kayo ng inyong mga damit at lumisan kayo sa Pilipinas, manirahan kayo doon sa pinagtatanggol ninyo. Kasi dapat ang Pilipino ay para sa Pilipino. Ang Pilipino ay para sa Pilipinas. Ang Pilipino para sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi Pilipino para sa China. Pilipino para sa presidente ng China. Nakakahiya kayo. Tingnan nyo mga balat ninyo. Tingnan ninyo mga sarili ninyo. Kung yung mga pinagagagawa ba ninyo nakakatulong sa bansa at sa kapwa ninyo, Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ba sa tingin ninyo? Sino ba ang totoong strong president at saka weak president?